Agad nang isa sa ilalim sa autopsy ang lahat ng masasawing nakakulong sa bilibid ayon sa Justice Department. Sa pagsusuri ng isang forensic pathologist, marami sa mahigit 4,000 nasawing preso mula 2020 ang may tuberculosis o TB. Nakatutok si Salima Reflan. Ang kalunos-unos na sitwasyon kaugnay ng mga naipong labi ng mga nasawing inmate ng bilibid noong pandemya na natuklasang patong-patong sa isang punerarya ayaw nang maulit pa ng Department of Justice at Bureau of Corrections. Kaya simula ngayon, lahat ng nakakulong sa bilibid na mamamatay, imbis na dalhin sa punerarya, ay agad nang isa sa ilalim sa autopsy sa UP Manila. It is therefore the obligation of the state to ensure that these deaths are prevented or otherwise identify any wrongdoing or malfeasance that may have occurred and see to it that justice is served. Susuporta naman ang United Nations Office on Drugs and Crime sa pamamagitan ng gamit, kasanayan at teknolohiya. This project is designed to bring the resources available from a forensic perspective that are needed in the Philippines. Ayon sa Bucor, mula 2020, mahigit 4,000 na ang namatay na PDL sa buong bansa. Sinimula na ang autopsy at nakababahala ang natuklasan ng UP Manila. Hindi lang foul play ang hinahanap natin. Are there preventable deaths among these? We are seeing a lot of tuberculosis and that's very telling in jail. If there is tuberculosis among the PDLs, your workers are just as exposed. And we're seeing malignancies. And it's awful because they are late stage malignancies. Umiiral na rin ang bagong rules ng Department of Justice National Prosecution Service patungkol sa preliminary investigation at inquest proceedings matapos lagdaan kahapon. Di na pwedeng magsampa ng kaso dahil lang may probable cause o sapat na basehan na paniwala ang may naganap na krimen. Dapat nasinsin na ang mga reklamo sa piskalya pa lang at isasampa lamang sa korte kung may reasonable certainty of conviction o may sapat na ebidensya para ipanalo ang kaso at mapanagot ang may sala. Mas pinaigting rin ang ugnayan ng law enforcement agencies at ng prosekusyon sa Department Circular 20 kung saan kasama na sa mga piling operasyon ng mga piskal para siguruhing tama ang pangangalap ng ebidensya at mas mapapalakas ang mga kaso. Mula umano ng sinubukan ang case build-up scheme sa nakaraang taon ay pumalo sa 93% ang conviction rate. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.